Nababasa nyo pa yon. Yun, oh. DOF supports tax amnesty. Okay? Meron hong bagong tax amnesty proposal na ipinasa sa Kongreso. Kasi ang tax amnesty ho sa Kongreso dapat ipasa. Ito po ang House Bill 7105. At ang sabi sa House Bill, 8% nung increase in net worth ang ibabayad mo. Katulad ho yan sa Indonesia. At ang coverage ho, 2017. Oh, hindi pa tayo nagpa-file ng 2017, kasama na ha. April 15 daw ang filing ng tax return sa 2017. April 15 ngayong taon na to. So, ang coverage is 2017 and prior years. 2018 tax amnesty. Okay. Maliwanag ho yung nakasulat dito. Inire-report ko sa inyo. Ayan. Tax amnesty. Alam po ba ninyo kung bakit sinisiraan ngayon ang tax amnesty? Kasi, babalik ho tayo dun sa 2005 tax amnesty. Nung inaprubahan, nung hindi ho pinurmahan ng dating presidente, Gloria Macapagal Arroyo, yung tax amnesty bill o yung act, ang BIR hindi ho pre-promote yan. Halos karamihan ng BIR official sinasabi sa mga taxpayer, huwag kayong mag-avail. Ngayon, baka maulit ho uli yun. Ha? Ngayong 2018, huwag ho kayong makinig. Ang tax amnesty po ay favorable sa taxpayer at favorable po sa government natin. Maaring hindi siya favorable sa mga BIR officials kasi mawawala yung graft and corruption. Eh ano ba, saan ba nagsisimula ang graft and corruption? Hindi ba sa pag-o-audit? Eh kung ang 2017 and prior years nyo ay na-tax amnesty, eh di wala na silang i-o-audit. Pag wala silang i-o-audit, eh di walang graft and corruption. Okay? So, suportahan natin. Kung gusto nyong mapadali yung proseso sa tax amnesty, sumama kayo sa grupo ko. Ha? Lahat ng merong letters of authority, gagawa ho tayo ng petisyon. So, mag-isulat nyo yung pangalan ninyo dito sa ilalim para ma-PM namin kayo. Okay? Para pumirma kayo sa petisyon, mapabilis yung tax amnesty. At yung tax amnesty, dapat ang laman ay yung gusto natin, hindi yung gusto ng mga government officials o gusto ng BIR officials. Okay? Iniimbitahan ko kayo na bumili ng bago kong libro. Alam naman ho ninyo sa tagal-tagal na ng inyong pagnenegosyo, hindi ba? Laging walang laman ang inyong libro. Bayad ng bayad kayo sa mga retainers nyong, ng retainers ng bookkeeper nyo, ng accountant nyo, ng CPA nyo, ng mga external auditor nyo, pero wala pa rin laman ng libro nyo. Wala, ni isa man sa kanila, ang nagsasabi na dapat na siguro ngayong araw na to, lagyan na natin ng laman ng libro mo. Dahil dito, gumawa ho ako ng libro. The Books of Entries. Yari ho ito sa tax law. Ayan. Tax accounting made easier. 1,675 pages. Lahat ho ng entry sa tax ay nandi dito. Ngayon ho, ang penalty ho ng walang laman ng libro ay ranges 25 to 50,000. Hindi ba pag nalang ELA kayo, 50,000 lagi chinacharge. Oh. So kung 10 taon na ho kayong nag-ELA at meron kayong 50,000 every year, edi 500,000 ho yun dahil lang walang laman ng libro nyo. Ngayon, matitipid nyo na ho yung 50,000. Bibili lang ho kayo nito. Kahit na kayo ho na maglagay sa libro nyo, hindi na yung bookkeepers nyo, hindi na yung accountant nyo. Ito ho ang magsisave sa inyo. Kung magkano, PM nyo po ako at ipi-PM ko sa inyo. Maraming salamat.